Ang ating tatalakayin sa bidyong ito ay tungkol sa isang lumang bato na may hugis parang letrang D at isang lumang bato kung saan ay may nakaukit sa kanyang gilid na arrowhead. Ang mga markang ito ay natagpuan ng ating ka-TH sa kanyang site o lugar at nais niyang malaman ang aking pagbasa sa mga ito. Bago tayo magpatuloy, para sa mga gustong magpabasa ng kanilang mga natagpuang marka, maaari ninyong ipadala ang mga larawan ng mga ito sa aking email address na elmozugwalt@gmail.com. Ayon sa ka-TH natin, ang kanyang site ay ang lugar na kasalukuyang kinatatayuan ng kanilang bahay. Ang lugar na ito ay dating daluyan ng isang lumang sapa o Old Creek, pero inilihis nila ito sa ibang direksyon para maipatayo ang kanilang bahay sa naturang lugar. Maliban dito, ang kasaysayan ng kanyang lugar sa panahon ng pananakop ng mga sundalong Hapon ay nagkampo ang mga sundalong Hapon dito na ayon sa ka-TH natin ay may distansyang 500 metro sa lumang sapa. Alam nating lahat na kapag may kasaysayan ang isang lugar kung saan ay pansamantalang tumigil ang mga sundalong Hapon dito, mataas ang posibilidad na meron silang ibinaong kayamanan ni Yamashita sa naturang lugar. Base sa aking mga karanasan, ang kayamanang ibinaon ng mga sundalong Hapon ay hindi natin ito mahuhukay sa lugar kung saan sila nagkampo, sapagkat ang kadalasan nilang ginawa ay kanilang tinago ang mga ito sa lugar na may ilang distansya ang layo mula sa kanilang kampo. Kaya dito sa site ng ating ka-TH na isang lumang sapa, may posibilidad na dito ibinaon ang kanilang dalang kayamanan. Pagdating sa mga lumang sapa, isa ito sa mga karaniwan at paboritong lugar ng mga sundalong Hapon kung saan nila ibinaon ang kanilang mga dalang mahalagang bagay. Meron akong nagawang video tungkol sa bagay na ito kung saan ay ating natutunan ang mga importanteng bahagi ng isang lumang sapa na ating susuriin. Kaya kung hindi mo pa ito napapanood, mas makakabuti kung ito ay panuorin mo na rin. Sa pagsusuri ng ating ka-TH sa kanyang site o lugar ay meron siyang natagpo ang dalawang lumang bato na nakaagaw ng kanyang pansin. Ang ating nakikita ay ang pinakaunang bato na kanyang nakita. Mapapansin natin dito na hugis kwadrado ang kanyang gilid na bahaging ito. Bago nating isipin na baka may laman itong mahalagang bagay sa loob, ay kailangan muna nating tignan ang kabuuang itsura nito. Ito ang kabuuang itsura ng batong ito. Mapapansin natin na meron itong kakaibang hugis na kahawig ng letrang D. Ngayon, ang aking pagbasa sa kahulugan ng markang ito ay nagpapahiwatig ito ng pababang direksyon. Dahil sa ang markang ito ay may kaugnayan sa lumang sapa na kinalalagyan nito, ito ay nagpapahiwatig sa ibabang bahagi ng lumang sapa. Ibig sabihin ay ito ang bahagi ng lumang sapa na siyang dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang dahilan kung bakit ay dahil sa butas na ito. Ang butas na ito ay sumasagisag sa lugar kung saan nakabaon ang deposito. Kaya ang kabuuang kahulugan ng markang ito ay nasa ibabang bahagi ng lumang sapa ang mahalagang bagay na ating hinahanap. Kaya kung ang ating marka na ito ay nasa kalagitnaang bahagi ng lumang sapa, dito tayo mag-uumpisa sa ating pagsusuri papunta sa ibabang bahagi nito. Sa ating pagsusuri na ito ay meron tayong makikitang isang kasunod na marka na siyang makapagbibigay ng kumpirmasyon sa eksaktong kinalalagyan ng nakabuong deposito na ating hinahanap. Maliban sa batong hugis D,
ay ang lumang bato naman na ito kung saan ay may nakaukit dito na mga marka. Mapapansin natin dito na ito ay isang arrowhead na nakaturo sa pataas na direksyon at meron itong katabi na isang diretsyong nakaukit na linya. Maaaring ang pagbasa mo dito ay nagpapahiwatig ito ng isang butas o hole. At maaari na rin na ang isa pang pagbasa mo dito ay nagpapahiwatig ito ng isang tagong tunnel sa lugar. Ito sana ang magiging kahulugan ng markang ito kung ganito ang pagkakaayos ng simbolong arrowhead kung saan ay nakaturo sa bababang direksyon. Pero sa markang ito ay hindi. Ang aking pagbasa sa kahulugan ng markang ito na may kinalaman sa isang nakalipas na marka at ang kinalalagyan nitong lumang sapa ay nagpapahiwatig ito ng kanang bahagi. Ang direksyon na tinutukoy ng arrowhead na ito ay ang direksyong ipinapahiwatig ng hugis di na batong marka. At ang nakaukit naman na linyang ito na nasa kanyang kanan ang siyang nagpapahiwatig sa kanang bahagi. Kaya kung ang nakaukit na linyang ito ay nasa kaliwa, ibig sabihin naman ay sa kaliwang bahagi. Kung ito yung lumang sapa at ito ang ibabang bahagi nito, dito sa ibabang kanang bahagi nito ang siyang ating lubusang pagtuunan ng pansin na suriing mabuti. Gaya ng aking mga sinabi kanina ay meron tayong mahahanap dito na kasunod na marka na siyang makapagbibigay sa atin ng kumpirmasyon na dito ang eksaktong lugar na ating uumpisahang hukayin. Bago tayo magtapos sa bidong ito, ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay ka-TH na si Bisayang Hungaw na tiga Pagadian City. Shoutout kay ka-TH na si Dave Cañete na tiga Davao de Oro. Shoutout kay ka-TH na si Rosalito Ruzon. Shoutout kay ka-TH na si James Mangakaw. Shoutout kay ka-TH na si Jovet Fornoles na tiga Bicol. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si elmozugwalt na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.